Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Ephesians chapter 3, verse 14 to 21. Aminin ko po sa inyo mga kapatid, maaaring ito ay mahirap nating unawain ngayong hapon, ngunit hingin natin sa Banal na Espiritu. Sapagkat ako mismo talagang medyo nahirapan ako sa mensaheng ito. Basahin po natin, sa tulong ng Diyos, ipaunawa nito sa ating mga puso. Ephesians 3 verse 14 to 21. Kaya tinihiling ko na huwag kayong manlupaypay sa mga pagdurusa ko dahil sa inyo, na ito'y para sa inyong kaluwalhatian. Dahil dito iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya'y ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa upang sa inyo'y pagkaloob niya ayon sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkataong loob, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, ang haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi, magpakailanman. Amen. Pinamagatan ko po itong presensya ng Diyos ay Kanyang kaluwalhatian. Kanyang kaluwalhatian ay kapangyarihan ng Diyos. Ulitin ko po, presensya ng Diyos ay Kanyang kaluwalhatian. At ang Kanyang kaluwalhatian ay kapangyarihan ng Diyos. Na gusto ko pong itumbukin ito, ano ang ibig sabihin nito. Presensya ng Diyos nasa ating loob. Right? At yan ay Kanyang kaluwalhatian. At ang kaluwalhatian nasa atin ay kapangyarihan ng Diyos upang tayo'y makapamuhay ng may kabanalan. Now, paulit-ulit sa buong Biblia, nananawagan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banal na salita na tayo ay magpakamatuwid sapagkat Siya'y matuwid. Tayo'y tinatawagan na pumasok sa makipot na pinto sapagkat diyan natin Siya makakasama. Siya'y nananawagan na tayo'y maglasang asin sapagkat tayo nga'y itinuring na asin sa mundo. At nananawagan ng Panginoon na tayo magliwanag sapagkat tayo iluwan ng Panginoon para sa kapakanan ng mga nasa kadiliman. Kagalakan ng Diyos na makasama ang Kanyang mga tao sa bawat sandali ng buhay na ito. Sa isang believer at sa ating lahat, naninirahan ang Diyos sapagkat ngayon tayo po ay templo ng Diyos, naninirahan ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Nasa atin ang Kanyang presensya. At kung nasaan ang Kanyang presensya, nariyan ang Kanyang kaluwalhatian. At kung nasaan ang Kanyang kaluwalhatian, nariyan ang Kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Yan ang totoong kalagayan ng totoong Kristiyano. Kailangan natin itong maarok, kailangan natin maunawaan, sapagkat kung hindi natin maunawaan kung sino tayo na isang pinanahanan ng presensya ng Diyos, ng Kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos, lagi tayong bigo, maraming Kristiyanong naliligaw ng landas sapagkat hindi nila alam ang bagay na ito. Kailangan dito ang paglago. Kalaguang espiritual ang kailangan dito upang maitalaga natin ang ating sarili sa kapangyarihan ng Diyos at para sa Kanyang kaluwalhatian. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang lahat ng resources na kailangan natin. Kaya nga, ang Kanyang presensya ay nasa atin, luwalhati tayo ng Diyos, at ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin, at tayo ang Kanyang kapangyarihan na humahayo sa mundong ito.
nasa atin ang lahat ng resources na kailangan natin sa pamumuhay Kristiyano, personal at sa pamumuhay bilang lingkod ng Diyos sa lahat ng tao. Kaya kailangan dito ang isang kalaguan. Now, alam natin nakaraan, ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ni Pablo yung lihim na panukala. Yung hiwaga ng Diyos na hindi pinalam sa lupang tipan, ngunit inihayag sa atin sa pamamagitan ng mga banal na apostol upang sa pamamagitan nila ituro sa atin ang kalooban ng Diyos kung sino tayo at ituro sa atin na tayo ay mga saksi mula sa ating buhay hanggang sa kaduluhan ng daigdig. Acts chapter 18, na kapag kayo'y tumanggap na ng Espiritu ng Diyos, kayo'y maging saksi ko mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa buong sanlibutan. At pagkatapos chapter 2, ibinaba niya ang Espiritu na nangusap sa iba't ibang lingwahe. Hindi nangangahulugan na tayo'y dapat magkaroon ng speaking in tongues. Ang ibig sabihin po nun, sa lahat ng dila sa buong daigdig, dapat makarating ang Ebanghelyo upang sila man ay maging tulad din natin na mga mananampalataya. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga taga-Efesos, huwag kayo masiraan ang loob tungkol sa nangyari sa akin na ako'y pinahirapan, na ako'y dumanas ng matitinding pagsubok na halos patayin nila ako alang-alang sa inyo dahil itong layunin ko na ituro sa inyo ang katotohanan. Chapter 3 verse 18, sa ating immediate context, at sabi ni Pablo, sa 13, kaya't hinihiling ko na huwag kayong malupaypay sa mga pagdurusa ko dahil sa inyo na ito'y para sa inyong kaluwalhatian. Nakita nyo? Para sa inyong kaluwalhatian. Sinong kaluwalhatian natin? Ang presensya ng Diyos. At ang kaluwalhatian ng Diyos, siyang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa ating mga puso. Kaya't ganun na lamang ang pananalangin ni Pablo dito sa aklat ng Filipos na tayo po ay makatanggap noong biyayang karunungan, kaalaman ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santong suma sa atin upang tayo'y maging makapangyarihang maglilingkod sa Diyos sa buong daigdig. Kaya kung papansin natin, masidhi ang hangarin ni Pablo sa mga Kristiyano na lumago, na hindi nagtatampisaw sa prinsipyo ng sanlibutan, kundi siya'y lumago sa espiritual na karunungan na ipinahayag sa atin ng Diyos tungkol sa kanyang lihim na panukala. Sapagkat yun ang layunin, kaya ang Panginoong Hesus, bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, humayo kayo, gawin niyong mga alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu, at sila'y panatilihin dyan sa gitna na sa loob ng iglesia na turuan ng lahat ng aking mga itinuro sa inyo at pangako sa inyo, ako'y hindi mahihiwalay sa inyo sa lahat ng panahon. Yun po ang layunin ng Panginoon. So ito, para natin maisagawa ang kapangyarihang itong nasa atin, si Pablo mismo ay nanikluhod sa Diyos alang-alang sa atin sa layuning sana magising tayo sa katotohanan na hindi tayo basta ordinary people of this world. Tayo mga anak ng Diyos. Presensya ng Diyos nasa atin. Kaya naluluwalhati ang Diyos sa atin. At ang luwalhating yan ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga patutuo sa buhay na ito. Paano natin maabot ang kaalamang ito upang tayo'y bilang isang tirahan ng Diyos at kaluwalhatian ng Diyos ang may sagawa natin ayon sa kapangyarihan ng Diyos yung ating mga tungkulin. Now, mayroon po tayong dalawang bahagi lamang na pag-aaralan ngayong hapon, mga kapatid. Na ang kapangyarihan at kaluwalhatian ito ay magsisimula sa atin verse 14 to 19 sa pamamagitan ng kapakumbabaan. Humility. Kaya masasabi ko, mga kapatid, ngayon tayo tumatagal na sa ating pagiging Kristiyano at marami na tayong nararanasang pagbagsak dahil sa ating kayabangan at dahil sa mga kakulangan natin sa kaalaman, mataas ang ating tingin sa ating sarili. Pero kailangan na tayong mamuhay sa kababaan,
sapagkat hindi natin magagawa yung luwalhatiin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan na sa atin kung tayo po ay walang kapakumbabaan. At ang lahat ng yan, ikalawang punto, ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Diyos talagang maluluwalhati. Una, tignan natin sa verse 14 to 19, darating po at magsisimula ang kapangyarihan ng kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay kung tayo po ay nasa pagpapakumbaba sa Diyos. Mamuhay tayo, lumakad tayong nasa kababaan sa kapangyarihan ng Diyos. Verse 14 to 19. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Nasa kanya'y ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa upang sa inyo'y pagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin sa kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso, ayon ang Panginoon ng mayabang na puso, sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig, aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, ang haba at taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit na kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Na tumingin tayo muna sa ating kapaligiran. Gaya ng mga sinasabi ko, marami na kami iglesia na puntahan, marami na kilala mga manggagawa ng Panginoon, at masasabi ko na ito'y salamin para sa akin upang makita ko rin ang aking sarili sa pamagitan ng kanilang mga buhay. Marami po talaga ang mga hambog at mayayabang na mga sabing Kristiyano. Ano pong problema? Hindi pa nila naarok yung haba, yung lalim ng pagiging Kristiyano. Na sila ay templo ng presensya ng Diyos. At dahil dyan, ang kaluwalhatian ng Diyos na babatay sa kanilang buhay upang ang kapangyarihan ng Diyos ay lumabas nang sa ganon makapangalagad tayo ng natarapan. Masabi natin matagal na silang Kristiyano o pastor sila. Pero kung makita natin sa kanila ang hindi totoong ugali ng isang Kristiyanong mapagpakumbaba, sabihin ko sa iyo, hindi pa siya malago, kundi dapat pa siyang lumalago. Yan pong naunuhan ko rito eh. Itong aklat ng Efesos, tungkol ito sa iglesia, yung buhay nila. Na tayo po'y kasamang nakaupo sa kalangitan ni Kristo. Si Kristo po ang ating pong modelong mapagpakumbaba. Kaya nga dito, sinasabi ni Pablo, ako'y naninikluhod sa Ama para sa inyo. Hindi sapat na maligtas tayo at tayo makaiwas sa impyerno, kundi kailangan nating lumago. Kailangan nating manamnam ano bang buhay Kristiyano. Yung buhay Kristiyano na ating mayakap, madala natin sa isipan, mapanaginipan natin, magisna natin sa umaga, na tayo'y presensya at kaluwalhatian ng Diyos ang nasa atin. Kaya mayroon tayong kapangyarihan ng Diyos, na gawin ang nararapat natin gawin upang tayo'y bumanal sa mundong ito. Be holy, for I am holy. Laging sinasabi ng Diyos yan. Hindi ko maintindihan yan noon eh. Pero ngayon naunawaan ko na. Kaya kong maging banal sapagkat yung Diyos nasa akin at ang luwalhati niya ang siyang nagbibigay liwanag sa akin at ang kapangyarihan siya ang nagbibigay sa akin ng lakas upang maisagawa ko ang kanyang kalooban, kabanalan. Itong masidhing hangarin ni Pablo sa lahat ng Kristiyano, kanyang tiniklop ang kanyang tuhod sa Diyos Ama na siyang Ama din ng lahat ng nasa lahat ng dako ng daigdig. Verse 13 to 15, ang sabi niya, kaya't hinihiling ko na huwag kayong malupaypay sa mga pagdurusa ko dahil sa inyo na ito'y para sa inyong kaluwalhatian. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama na sa kanya'y ipinangalan ng bawat sambayan sa langit at sa lupa.
Now, kapakumbabaan, ito po'y natatanggap natin at na-attain natin through prayers. Kaya si Pablo, makita mo sa lahat ng sulat niya, lagi niyang sinasabi, dahil sa inyo, hindi ko kayang tanggihan na hindi kayo ipanalangin. Sa atin, masyadong tayong concern sa ating mga selfish needs. Yung ating pangsariling katawan, may sakit tayo sa kuko, may lagnat, yun ang lagi na, pero hindi natin ipinapanalangin kung ano yung kailangan natin na tayo lumago. Kapakumbabaan. Hanggat hindi tayo maging mapagpakumbaba, malabo ang ating paningin sapagkat nakatingin lamang tayo sa ating sarili. Prayer. Dahil sa prayer natin, lumalapit tayo sa Diyos. Lumalapit tayo sa Kanya at nakikipag-usap tayo sa isang banal na Diyos. Personal. Kaya kailangan po ang ating panalangin personal. Mahalaga po na tayo manalangin sapagkat diyan po nagsisimula. Yun ang pang ating paglapit lamang simula pa yan. Simula diyan ang ating humility. Ang ating pagpapakumbaba. Now, hindi ko sinasabing masama ang humingi ng panalangin sa ibang kapatiran. Pero papaano mong nalalaman na ikaw mapagpakumbaba sa Diyos kung ikaw mismo hindi lumalapit sa Kanya? Sa paglapit natin sa panalangin, ang layunin ni Pablo dyan upang tayo bigyan ng kalakasan. Kalakasang espiritual. Sabi sa verse 16, upang sa inyo'y pagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkatawang pagkataong loob. Yun. Yun ang mahalaga, pagkataong loob. Sapagkat ito yung haharap sa Diyos. Ito yung haharap sa Diyos. At itong pagkataong loob natin, kapag ito po ay sumasagana sa kabanalan, alam natin babaguhin din ang katawang ito. In the twinkling of an eye, we will be changed. Pero ang kataong panloob ang dapat bigyan natin. Sa Diyos nagmumula ang ating kakayanan palagi. Hindi sa ating sarili. At ang Diyos ay Diyos ng lahat ng mga mapagpakumbaba. God hates proud, but He gives grace to the humble. Bakit bumagsak, ibinagsak ng Diyos si Satanas mula sa langit? Nasa langit na siya, pero ibinagsak siya dahil sa kanyang kahambugan at kayabangan. God hates the proud, but He gives grace to the humble. Kaya kailangan natin ng paninirahan, bagamat tayo pi Kristiyano, tirahan na tayo ng banal espiritu, pero alam natin na kapag tayo po ay mayabang, bagamat si Kristo'y nasa atin, pero wala siyang hindi siya involved sa ating ginagawa dahil nasa kayabangan tayo. Kaya ang prayer ni Pablo, naniknuhod siya, na tayo maging mapagpakumbaba upang manirahan, malam nating naninirahan si Kristo sa ating puso. 17 to 18, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig, aking idinadalangin. Inulit na ni Pablo ang prayer na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok, inyong masukat, inyong maarok, ang alin? Kasama ng lahat ng mga kapatiran, ng alin? Ang luwang, haba, taas at lalim ng kanyang pag-ibig. Hanggat tayo po ay masyadong mayabang sa ating sarili, wala tayong inintindi kung di ang ating sarili, ano yung kakainin natin, ano yung gagawin ko, ano yung dapat ko maabot, ano yung trabaho. Hindi masama yan. Pero dapat una mga tayong lumago sa ating pagkataong loob. At dahil kung hindi, hindi natin talaga maaarok yung pag-ibig ni Kristo. Hindi natin ibig sabihin, hindi natin madala, mabaon, mayakap. Ano man ang ginagawa natin, ako'y anak ng Diyos, ako'y tinubos ni Kristo ng kanyang dugo. Kaya hindi ko dapat magkamali rito, kaya hindi ko dapat makita ang aking sarili rito. Lahat po namumuhay tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Whether we eat or drink, whatever we do, do all for the glory of God. Yun yung ibig sabihin ng presensya ng Diyos
ay kanyang kalwalatian at ang kanyang kalwalatian ay kapangyarihan ng Diyos na sa atin. So nakita natin ang buhay nating Kristiyano, dapat lamang na tayo bigyan ng kalakasan at hindi lamang kalakasan, kundi yung kaalaman, kabatiran na nanirahan si Kristo sa atin. Na siya ang ating Panginoon. Kaya sabi nga ni Pablo, hindi na ako ang naninirahan sa akin, kundi si Kristo. At ang katawan kong ito, na aking ginagalawan ngayon, ay pinamumuhay ko sa pananampalataya kay Hesus Kristo. At hindi lamang para si Kristo yung manirahan, hindi lamang na tayo magkaroon ng kalakasan at si Kristo yung manirahan sa atin, kundi malaga na ma-arok natin ang pag-ibig ni Kristo sa ating buhay. Verse 19, upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Nakapuspusan po dyan. Alam natin, no? Na yung pagiging filled, maging puno tayo. Noong araw, pag sabing puspos ng Espiritu, yun, nagwawala na, nangingisay na, no? Bumubula na yung bibig, yung puspos na ng Espiritu yun. Hindi po yun ang ibig sabihin. Kundi alam natin, sa kaalaman natin, Romans 8:15, that we receive not the spirit of fear, but the spirit of sonship. Anak tayo ng Diyos. At kung wala si Kristo, wala tayo sa Espiritu, mga kapatid, Romans 8:9, I think, na hindi tayo kay Kristo. Kailangan talaga na alam natin, yung kaalaman natin ay may kaugnayan po sa ating kalaguan bilang isang Kristiyano. Higit na kaalaman, upang tayo mapuno ng kapuspusan ni Kristo. Pag sabing kapuspusan, mga kapatid, talagang overwhelmed ka eh. Lubog na lubog ka eh. Alam mong ikaw ay anak ng Diyos. Alam mong ikaw ay pinananahanan ni Kristo. Alam mong ikaw ay sinasamahan ni Kristo saan ka man magpunta. Alam mong ikaw laging magtatagumpay sa lahat ng iyong ginagawa sapagkat ang iyong guidelines, ang iyong pong direction is the Word of God. Sa totoo niyan, yung ating pong doctrine na now and not yet, salvation natin, tanggap na natin bagamat wala pa tayo sa langit. But ang pinakamalaga, nasa atin ang kapuspusan ni Kristo. Meaning to say, kasama tayo nakaupo ngayon sa trono ni Kristo. Bagamat wala pa tayo doon. Yan ang tanda natin mga kapatid as a Christian. Kasama tayo naghahari ni Kristo. Kaya nga kapag ginusto natin ng taong yon ay mabigyan ng pag-asa sa kanyang pagkamasama, kanyang pagkakriminal, ipahagi natin ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon kay La Pedro, anumang pagbuksan ninyo sa lupa ay bubuksan sa langit at anumang pagsaran ninyo sa lupa ay sasaran sa langit. Meaning to say, nasa atin ang keys of heaven. Ano yung susi ng langit? Walang iba kundi ang Ebanghelyo. Kaya kapag atin pong binabahaginan ng Ebanghelyo yung mga taong nyo, nakita natin walang pag-asa, sila po'y nabibigyan po ng pagkakataon. Kasama kasi tayo nakaupo sa trono ni Kristo. At ang trono ni Kristo ay ibahagi ang kanyang kaluwalhatian sa lahat. Ephesians 1:3, balik tayo sa context. Kung bakit po napakalaga na malaman natin na tayo naligtas sa pag-ibig ng Diyos, sa katubusan ni Kristo, at sa kapakanakan muli ng Banal na Espiritu. Tapos na tayo dyan. Pero balikan natin na lahat tayo mga tinubos ni Kristo, kasama tayong naghahari kay Kristo. Verse 3, Ephesians 1, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Taglay natin ang biyayang ito. Taglay natin ang kapangyarihan ni Kristo.
yung luwalhati niyang nasa atin, siya nating kapangyarihan. Pero ang kapangyarihan ito, hindi po para sa mga mayayabang, hindi sa mga mapagmataas. Kapangyarihan ito para sa mga mapagpakumbaba, sapagat ang kapangyarihan ito ang ibinigay ng Diyos upang tayo'y managana sa gawain ng kaharian. Kaya utos niya, Great Commission, go and preach the gospel. Ephesians 1, verse 18 to 21. Ganito ang pagkakasabi. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal sa atin, at kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. 20. Kanyang isinagawa ito kay Kristo, na kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan, higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari at bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating na panahon. Kita nyo kung paanong si Kristo, taglay niya ito, kasama tayong nagahari kasama ni Kristo. Gusto ko lang balikan muli yung ating title. Napakahalaga po eh, yung topic natin. Presensya ng Diyos na sa atin. Dahil tayo kanyang tirahan ng Espiritu. Presensya ng Diyos, etong katawan ay kaluwalhatian ng Diyos. Nakita nyo? Bawat Kristiyano, tahanan ng Espiritu Santo, kaya tayo ay kaluwalhatian ng Diyos. Huwag natin ipagkakamali ito para huwag tayong gumawa ng mga bagay na hindi ayon sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil tayo po ay kaluwalhatian ng Diyos, tayo po ay kapangyarihan ng Diyos para ipalaganap ang kanyang kaharian. Yung po yung totoong bakit ay tinawag, hindi para maligtas lang sa impyerno. Pero magagawa lamang natin ito kung lumago tayo sa kaalaman. Kailan lumago tayo? Paano tayo lumago? Marami na tayong alam eh. Pero ang kulang sa atin, kaya hindi tayo lumalago, hindi natin sinasagawa yung mga natuturan natin. Well, sinuutos namin palagi, lagi namin sinasabi, magbasa kayo ng Biblia, magbasa ng Biblia. Hindi sapat yun. Pagbabasa ay para magkaroon ng kaunawaan. At ang kaunawaan, dapat siya magturo ng ating katawan. Sapat katawan natin ay kaluwalhatian ng Diyos. At ang gawa natin ay kapangyarihan ng Diyos. Na hindi sa ating sarili, kundi sa Diyos. Kaya ang lahat, ikalawa na puntos, magtatapos sa kaluwalhatian ng Diyos, ating pagiging Kristiyano. Verse 20 to 21. Ngayon, sa kanya na makagawa ng higit na sagana kaysa sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Right? Ano yung kapangyarihang gumagawa sa atin? Yung kaluwalhatian ng Diyos. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia kay Kristo at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi magpakilanman. Amen. Ang sabi po dyan, sumakanya nawa ang kaluwalhatian saan? Una, sa Iglesia. We. Pero ang sabi dyan, at kay Kristo Jesus. Si Kristo ay nawa mapuspos ng kaluwalhatian. Nasaan si Kristo? Individual. The church is the temple of God, the Holy Spirit. But ourselves, our body, is the temple of Jesus Christ. Kaya lahat po ay dapat para sa kaluwalhatian ng Diyos sa Iglesia, sa ating mga buhay. Hindi na ako ang nabubuhay rito, kundi si Kristo. At ang kinabubuhay ko sa laman ngayon ay kinabubuhay ko sa panampalataya kay Kristo Jesus na siyang nagmahal at nagligtas sa akin. Na bakit naluwalhatian ng Diyos, mga kapatid?
Sapagkat ang Diyos po ang gumagawa sa atin ng kalaguan. Hindi sa ating sariling unawa, tayo nagkakaroon ng unawa. Hindi sa ating sarili. Luwalhatiin natin ang Diyos sapagkat siya lamang ang pinagmumulan ng ating kaunawaang espiritual. Alam natin yon. Verse 20, ngayon sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa sa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Sa lahat ng ating kakayanan. Siya lang, ayon sa kapangyarihang gumagawa nito, walang iba kundi ang ating Diyos. Siyang makakagawa ng higit na sagana, higit pa sa ating hinihingi, higit pa sa ating iniisip. Ginagawa niya ito sa kapangyarihan na siyang gumagawa, kumikilos sa atin. At ang kapangyarihan yun ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung ito po ang nilagay natin sa ating isipan, araw-araw, kahit may problema, kahit walang problema, sagana ka man o kinakapos ka, alam niyo mga kapatid, maluluwalhati ang Diyos anuman ang ating gagawin. Sapagkat alam natin, nasa isip natin, nasa puso natin, na tayo templo ng Diyos, nasa atin ang presensya, at ang presensya niyo ang kaluwalhatian ng Diyos. At ang kaluwalhatian ito, itong kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay upang maisagawa natin ang ayon sa kanyang kalooban. So, Diyos po ang dapat, karapat-dapat sa lahat ng luwalhati, kaluwalhatian natin. Na ang Diyos, hindi po madadagdagan ng kanyang kaluwalhatian. Luwalhati ng Diyos eh. Pero sa bawat katawan, bawat tirahan ng kanyang presensya, naluluwalhati ang Diyos sa ating mga ginagawa. Dahil gumagawa tayo sang-ayon sa kapangyarihang nagbibigay sa atin ng kakayanan. Una sa iglesia. Kaya nga, kung ang iglesia ay napupuno sa doktrina ng mga apostol, alam nating naluluwalhati ang Diyos dyan. At may biyaya ang Panginoon. Nagiging suhay at haligi ng katotohanan ng iglesia. At kay Kristo na sa ating puso at sa lahat ng mga sarinlahi, magpakailanman. Amen. Amen at amen. Naunawaan natin ito, mga kapatid, bilang Kristiyano. Napakayaman po rito. Hindi ko talaga maarok din. Ang hirap unawain. Pero sa turo ng Banal na Espiritu, kanyang inaayos sa ating isipan kung ano yung dapat nating maunawaan. Right? Presensya ng Diyos ay kanyang kaluwalhatian. At ang kanyang kaluwalhatian na sa atin ay kanyang kapangyarihan. Kaya tayo ay kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos habang tayo narito sa lupa. So nasa atin ang pagsisikap lumago talaga. Kailangan natin magbasa, lagi namin sinasabi, lagi nating pinapayo. Pero ang tanong, ikaw ba'y nagbabasa? Ikaw ba'y nagbubulay-bulay? Iba po'y magbasa. Well, para sa akin, ituro ko lang ng Old Testament, hindi natin gano'ng maunawaan hanggat hindi na ipaliwanag sa bagong tipan. Kaya basahin ang Old Testament as a story. One story. Alam naman natin, lahat mo dyan, panay kasensayan, kasaysayan, pero pagdating sa bagong tipan, kasaysayan ni Kristo yan, kanyang katubusan. Kaya basahin natin ang Old Testament as a story, simple story, na maunawaan natin. At pagdating po sa pangangaral, doon makikita ang kayamanan ng inyong binasa. Paano kayo kung walang binabasa? Hindi nyo alam ang kwento. So, kailangan natin na lumago. Hindi natin pwedeng iutos lang sa iba. Kundi tayo mismo ang gumawa, lumago sa paglago. Pero nasa Diyos ang kaganapan ng paglago. Hindi sa ating sarili din. Gamitin natin lahat ng kasangkapan ng biyaya, lahat ng means of grace, sapagkat binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, gawin yan, na siya na dapat nating lakaran. Means of grace, kailangan natin ng pagtitiis, kailangan natin ng pagtsatsaga, ngunit kailangan natin ang kapakumbabaan ng ating mga sarili. Kapakumbabaan. Dependent tayo sa Diyos at sa gawa at kilos ng Diyos. Huwag nating pangunahan ng Diyos. Matuto tayong magpakumbaba palagi sa Diyos. Kaya ngayon, marami tayong natutunan itong pandemic eh. Nalaman natin,
na maging pandemic ay nasa providence of God. Hindi ito aksidente. Lahat na nangyari dito. Marami pong naliligaw ngayon ng mga Kristiyano dahil sa pandemic dahil hindi nila ginagamit ang means of grace. Gaya na na-share sa atin kapatid kanina. Maraming mga magulang ang nagpapabaya sa kanilang mga anak dahil dito open po ang cellphone, tablet, sa school dahil ginagamit ito. Pero anong ginagawa ng mga bata kung sila lang? Doon lang sa probinsya. Nung mag-mission kami ni Mama, papunta kami sa bundok. Malakas ang signal doon sa kalsada. Makita mo mga binatil, yung mga binata, sumisigaw sa amin, okay kayo, kilala nila kami. Dahil si Bupoy, yung okay kayo, sisigawan sila. Pero nung nasisigawan sila, nagmumurahan sila, mayroong labanan yata sa games. Yung iba naman tahimik silang nanonood. Ano yung pinapanood nila? Bold? Mga magulang, maraming Kristiyanong magulang bumabagsak dito dahil sa pandemic hindi ginagamit para sa kalaguan. Ito yung panahon na gamitin natin ng means of grace upang ating madbaon sa ating sarili na tayo templo ng Holy Spirit, presensya ng Diyos na sa atin, kaluwalhatian ng Diyos ang presensya na sa atin, at kapangyarihan ng Diyos ang kapangyarihan na sa atin. Gamitin natin. Sana'y maging pagpapala tayo, mga mananampalataya, mga kapatid ko, mga lolang mga kapatiran, mga lolo mga Kristiyano, na maging mahuwaan natin ang ating mga anak. At sino man mga tao itong pandemic na ito, hindi doon sa kabulastugan ng sanlibutan, mga kahalayan ng mundo, kundi dapat tayong makahawa sa ating pamumuhay bilang asin, bilang ilaw. Makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ko makalimutan po yung kwento tungkol sa Midas Touch. Midas Touch, alam niyo yung kwento niyo, di ba? Kasaysayan niyo? Na itong taong ito, masyado siyang ganid. Masyado siyang greed. Gusto niya, yumaman siya. Kung ano yung mayroon sa ibang tao, gusto niya maangkin. Gusto niya makuha ang kayamanan. Gusto siyang yumaman. Gusto niya mabantog. Dahil po sa kanyang covetousness o greed na ito, nakatagpo siya ng kasagutan sa kanya. Pero hindi niya alam, ito'y naging sumpa para sa kanya. Sapagat ang kapangyarihan natanggap niya, anumang mahawakan niya, ito'y magiging ginto. Aba, sa una, hinawakan niyang mesa niya, tawang tungtua siya, buong haba ng mesa, ay puros ginto. Ang pinto, ginto. Ano mang mahawakan niya? Pero habang tumatagal, dahil sa kanyang kasakiman, pati girlfriend niya naging ginto. Maligo siya sa shower, ginto ang tubig. Sa swimming pool, naging ginto. Wala na siyang kaligayahan. Wala siyang mapupuntahan. Hanggang sa nahawakan niya ang kanyang sarili, siya naging ginto. Ano mang mahawakan niya? Nakakahawa. Pero sa bilang Kristiyano, kabaliktaran. Hindi po sumpa ang nasa atin, kundi biyaya na tayo po'y hinipo ng Diyos upang tayo maging asin at maging ilaw sa mundong ito. Na bawat sana'y mahawakan natin, sila po'y makakilala kay Kristo. Bawat ating malapitan ng mga tao, sila po'y madala sa karya ni Kristo. At kahit ang iyong sarili mahawakan, ikay lumago kay Kristo. Dapat ganun ang maging pagpapala natin. Ay sana, mula dito sa Ephesians, Book of Ephesians, pahalagan natin at mahalin natin ang presensya ng Diyos na kanyang kaluwalhatian at ang kaluwalhatian ng Diyos na kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo pong salita sapagkat dito po namin nakita na Lord, hindi lamang kami dapat sa salita, magsalita tungkol sa aming pananampalataya, kundi kami po ay nakakahipo ng mga tao upang sila ay mahawaan ng aming pong pagiging lingkod ninyo. Na sana nga po, lahat po, Panginoon, ay lahat ay makakita ng aming totoong patotoo na kami po
ay isang pagpapala sa lahat ng mga taong nandiyan po sa matinding kalungkutan ng kasalanan. Palakasin niyo kami, Panginoon, palaguin niyo kami, sapagkat ito ang aming kailangan, mabuhay sa mundong ito bilang inyong mga tao. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.